So punta po tayo ngayon sa digmaan ng Russia at Ukraine. Mga sangka, isa pong pambihirang pag-atake ang ginawa ng Ukraine nung lusubin po nila o bigla pong inatake ang isang pangmalakasang warship nitong Russia. At ayun mga sangkay, matindi po ang nangyari. But anyway, before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan, syempre na i-follow ang ating Facebook page. So, may bago pong balita mga sangkay sa international. Ito po yun. Isa pong warship ng Russia. Nasira di umano matapos tamaan ng missile dahil po sa pag-atake ng Ukraine. Panoorin po natin ang balitang ito. Higit 100 ang patay sa pag-atake ng mga pastol sa Nigeria. Okay, so mukhang ang balitang ito mga sangkay ay halo-halo na po. Marami pong balita about sa pandaigdigan. So pakinggan po natin mabuti. Dahil sa away sa lupa, nasira naman ang isang warship ng Russia matapos tamaan ng missile ng Ukraine. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Maricel Halili. Sa pulsa video, ang pagsabog ng pantalan sa Feodosia na sakop ng Crimea kagabi. Ayan na, ito nga po yun mga sangkay, no? Ito yung matinding pag-atake ng Ukraine. At ang target po ay walang iba kundi itong warship ng Russia. At yan po, makikita po natin sa larawan. Ang dahilan ng pagsabog, ang pagtama ng missile na pinakawala ng Ukraine. Isang barko ng Russia ang nasira. Ayon sa Defense Ministry ng Russia, isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa pag-atake. So yan po ang nangyari mga sangkay. Isa pong warship po yan ng Russia. At nagpapatuloy po itong digmaan. And again, mga sangkay, napag-usapan po natin ito nakaraan. Sa bawat ginagawa ng Ukraine na sinasabing tagumpay nila, lagi pong pinasisinungalingan ng Russia na hindi daw po totoo. No, lagi po natin naririnig yan mga sangkay. At pagdating sa Ukraine, sasabihin na naman po nila na sila po ang nagwawagi sa digmaang ito. At alam nyo, patagal po ng patagal ang digmaang ito, nang nakikita po natin mga sangkay, paubos po ng paubos ang mga sundalo ng Ukraine. Kaya nga sana matapos na po ang digmaang ito, pero kung hindi man mga sangkay, kung hindi pa naman magtatapos, eh wala po tayong magagawa doon. Kasi lahat ng ito, nagaganap po talaga sa kasalukuyang panahon at naway hindi nga talaga humantong sa matinding digmaang pandaigdigan. Kasi yan po yung kinakatakutan ng marami, magkaroon ng malaking digmaan. At syempre, madadamay po ang Pilipinas dyan. We know, ang Pilipinas at China ay mainit po talaga. Ang ano pa ba, itong South Korea, Japan against North Korea. Sobrang tindi po ng away ng mga bansang ito. Kaya naman mga sangkay, medyo nakakakaba din, no? Na kung mangyayari ang ganitong klaseng ano, magkaroon po ng mas malaki pang digmaan. So ito, warship ng Russia, tinamaan. Aba, matindi po itong pag-atake ng Ukraine. Punteriya pa rin ng mga militanteng grupong Hamas ang mga military vehicle ng Israel sa Gaza. Kuha sa videong ito kung paano pinapasabog ng Hamas ang mga makikita nilang tangke sa daan. Ayon sa Israel military, magtatagal pa ng ilang buwan ang giyera. Hindi raw nila ititigil ang opensiba hanggang sa mapatumba ang teroristang grupo. Yan ay kahit pa patuloy ang pagdanak ng dugo ng mga sibilyan. Sa huling tala ng Gaza Health Ministry, halos 21,000 na ang nasawi. Grabe, dami na eh, no? Naghuhukay na ng mass grave ang mga Palestinian. 80 katawan na hindi pa alam ang pagkakakilanlan ang inilibing kahapon sa Rafah. Makikita po natin ngayon yung nagaganap sa mundo na talagang very alarming, no? Wala po tayong alam sa Biblia. Lahat po tayo eh matatakot, mga sangkay. But siguro kung alam mo kung ano po ang mga nakasulat sa Bible, then you know what is happening, no? Alam mo kung anong klase mga event itong nagaganap. Kasi aware ka.
kung anong nakasulat sa Bible. Lahat ng ito, mga sangkay, nangyayari po talaga ayon po sa nakasulat sa banal na aklat na sa mga panahong ito magkakaroon po ng tinatawag na perilous time, no? Magkakaroon po ng terrible days. There will be an terrible events, mga sangkay, mga terrible na mga pangyayari, mga nakakatakot na mga event. At alam nyo, pasimula pa lamang po ito, mas marami pa pong mas malalaking magaganap in the future. But we have to pray, mga sangkay, for our country na sana isalba na po, na isalba naman po ng ating Panginoon, no? So pagdating po sa mga ganitong klaseng pangyayari, kasi syempre wala naman pong mawawala kung tayo ay manalangin, di ba? May awa naman po ang ating Panginoon. Though nasa bingit po talaga tayo ng, you know, andyan po yung China, nasa bingit po tayo ng kumbaga hindi po ligtas na situation, but we have to pray for our country. Kasi yun lang naman po ang magagawa natin. Mismo boses natin, kahit manawagan ba po tayo, wala pong magagawa yan. At unless ang government po ang mag-take ng action para po bigyan po ng kapayapaan itong nangyayari sa West Philippine Sea. No? So ito po yung nagaganap sa ating planeta ngayon, na sa mga tagalabas, sa mga hindi naglilingkod kay Lord, hindi po nila alam na ito po ay nakasulat sa Biblia. So, marami sa kanila ay nag-aalala. But we Christians, I think, no, kung ikaw ay rooted ng Word of God, hindi ka mag-aalala sa mga nangyayari ito. But, ngayon, wala po tayong magagawa. We have to pray and pray and pray. Ako ng rebelding grupong Houthi ang panibagong missile attack sa isang commercial ship na dumaan sa Red Sea kahapon. Mm-hmm. Ayan na naman po itong Houthi. Ayon sa Houthi, inatake nila ang barko matapos baliwalain ng mga tripulante ang kanilang mga warning message. Kaya kailangan po itong Houthi sana buong mundo, no, ang magtulong-tulong para dyan, kasi marami pong mga cargo ships ang sinasalakay po nila. Matatanda ang punterya ng mga Houthi ang mga barkong may kinalaman sa Israel bilang ganti nito sa opensiba ng Israel sa Gaza. Habang sa Bocos Plateau, Nigeria, nagpapagaling pa rin sa ospital ang mga sugatan sa pag-atake ng mga nomadic na pastol. Mm-hmm. Nangyari yan sa mismong araw ng Pasko kung saan hindi bababa sa 144 patay. Grabe, ito dami. Na ang pinakamadugong pag-atake sa Nigeria simula noong 2018, kung saan higit 200 ang patay. Matagal nang may alitan ang mga pastol at magsasaka sa Nigeria dahil sa away sa lupang sakahan. Nagpapabalita mula sa frontline, Maricel Halili. Well, ano po ang inyong komento regarding po dito, mga sangkay? Ito po yung nangyayari sa ating mundo. And let's pray for our country. Let's pray for the world. Let's pray for Israel and Palestinians, mga sangkay. Ayun, ano po ang inyong komento, mga sangkay, sa sabay-sabay na nagaganap ngayon sa ating mundo, lalong-lalo na po itong warship ng Russia na pinabagsak nitong Ukraine. Just comment down below. And now guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation, lalong-lalo na po sa mga born-again Christians dyan. I know, magugustuhan nyo po yung mga content dito dahil patungkol po ito sa Biblia, patungkol po sa mga nangyayari sa ating mundo. Ang gawin nyo lang, hanapin nyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.